sumisigaw tayo, Aba, Ama, Aba, Father, Aba, Patros. Ha? Yung iba, kaya sumisigaw, inutusan ng ministro, like magsabi, praise the Lord! Kaya, halatang halata po, ligaw na ligaw sa Biblia. Pero hindi yan ang usapan natin. Ang usapan po natin, yung inuumpisahan ko, hindi ko na tuloy maumpisahan. Asan na nga tayo? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at nagbabalik na naman po tayo mga ka-U3 sa atin pong regular show. Ang atin pong ginagawa sa Usap-Usap University, tayo po ay nanonood ng mga religious preachings, mga discussions, mga Bible expositions, and for this episode, of course, ang atin pong pinaka-requested na preacher, si Brother Eli Soriano ng MCGI, and we'll be watching a preaching of him sa Phil Sports Arena, kung di po ako nagkakamali. And this video was sent to us from a Brother Clark. And honestly, wala po kong idea kung ano po yung main topic po ng kanyang preaching. Pero this will be our first time watching this video, mga ka-U3. Sa akin pong background po sa panonood, sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Kaunting paalala lang po, mga ka-U3, hindi po ako mangangaral, hindi ako pastor, at hindi po ako kaanib ng MCGI at alin mang grupo po na atin pong binibigyan ng reaksyon. So, ibig sabihin po niyan, may posibilidad po na ako po ay sumang-ayon. May posibilidad din po na hindi po ako sumang-ayon sa mga sinasabi po na punto ng inyo pong paboritong preacher. Pero sana po ay huwag niyo pong seryosohin, dahil katulad po ng sinasabi ko, wala po akong ini-endorse ang relihiyon, at wala rin po akong sinasabing relihiyon na huwag dapat aniban. Ano po? So, kung yan po ay maliwanag na, sana po ay samahan niyo po ako. Let us watch this video from start to finish. Let's go! Ating daan Bible exposition ay walang layong masama kanino man. Ibig lamang po naming ihatid sa inyo ang katotohanang ikinubli ng mahabang panahon sa ating mga pananaw. At sa gabi pong ito, para tayo makapagpasimula, ipinagkakaloob na po namin sa inyo ang aming punong tagapagsalita. Ang ginagaya ng Bible Gang. Walang iba kung hindi si Brother Eli Soriano. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid, lalo na po sa ating mga panauhin ngayong gabi. Of course, nakararami po sa ating mga bisita ngayon ay ang ating mga kaibigang Katoliko. Meron po tayo ngayon dito ang 3,796 na Catholic visitors. Meron din po mga El Shaddai, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, Mormons, Protestants. Ang born again po mahigit na 1,200. Magandang gabi po sa inyo. Ang mga taga-JIL, mga taga-Fort Watts, good evening to all of you. Mga kapatid na Muslim, mga Anglicans, Methodists, United Pentecostal Church, mga Baptists, napakarami po nila ngayong gabi. Mga Iglesia ng Diyos, Haligit Suhay, Assembly of Yahweh, Atheist, meron din pong Atheist. Meron po tayong 11 Atheist dito. A Metro Manila Christian Church, Under Indoctrination, at saka mga nagsusuri. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo kay Mr. Eduardo Rivera na supervisor ng sports complex na ito. Magandang gabi po sa inyo. Ganon din kay Miss Nati Dalina, barangay chairwoman ng lugar na ito. At
kay Attorney Cosep, ang City Administrator ng Kapitolyo ng Pasig. God bless you all. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong pagdalo, mga kapatid. Although ako po'y naniniwala na medyo atrasado na tayo, alam ko kasi 10 minutes lang yung introduction ni kapatid na Dani, pala 1 hour pala yun. Eh, kaya medyo naiinip na nga ako sa likod kasi maaalangan tayo sa ating break because we will have a break at aawitan namin kayo ng ilang awit ng ating mga awit dito mamaya sa ating break para kayo makapag may I go out, mga kapatid, mga kababayan. At pagkatapos po natin noon ay ating umpisahan ang ating open forum ngayong gabi. Pero bago po tayo pumaroon sa ating open forum, gusto ko pong maglingkod sa inyo ng ilang mga bagay na napapanahon sa ating panahon, sa panahong ito. Gusto ko po sana bigyan kayo ng kaunting clue o pakiramdam sa kalagayan ng ating panahon. Naniniwala po kasi ako, mga kababayan, walang duda sa aking puso na ang mundo hindi na masyadong matagal. Hindi na po masyadong magtatagal ang lahi ng tao sa kanyang pagsulong o sa kanyang pagdami. Nakikinikinita ko po kung isa sa alang-alang ang mga talata sa Biblia, hindi na masyadong magluluwat at darating na ang ating Panginoong Jesus. At gusto ko po sa isang ganitong pagtitipon ay mabigyan ko po kayo ng kaukulang babala. Alam niyo po ang mga ngaral na nasa Biblia, karamihan sa kanila nagbabala. Meron silang daladalang mabuting balita, kaalinsabay naman nun ang babala. Hindi po kasi puro mabuti ang hinaharap ng sangkatauhan. At tayo po nasa isang panahon na hindi na po natin masasabi na we can live peacefully, prosperously in the days or the years to come. Kahit na po anong ganda ng pamahalaan, kahit ipasa nyo pa si ERAP ng 95%, nabubwisit nga ako dun sa mga napanood ko kagabi. Yung mga taga Gabriela, sana meron dito ngayon para magalit sa akin yung mga taga Gabriela na yan. Ang kanila raw rating case era below zero. Sobra naman ako yung tagapagsalita nung Gabriela na yon. Bakit naman rating mo yung presidente ng below zero? De parang wala kang presidente no, di ba? It means as if you have no president kasi below zero ang rating ng presidente sa kanila. Yung Natang Gabriela, walang hindi tinututulan eh. Mula pa kay Cory hanggang kay Presidente Fidel Ramos hanggang kay Presidente ERAP, eh, below zero raw ang rating. Sabi ko, ay yabang-yabang naman yatang pagsasalita ng mga ganon, ano? Eh, ang totoo, di naman ako naniniwalang kahit pagkagaling-galing ni ERAP eh, mababawa-bawahan pa ang ating kahirapan eh. Kung Biblia pag-uusapan. Pwera na lang kung naniniwala kayo sa tao. Pero, kung kayo po ay papanig sa panig ng katotohanan, 17:5 ng Jeremias. Pakinggan nyo ang sinasabi ng kasulatan, mga kababayan. Ganito ang sabi ng Panginoon. O sino may sabi niyan? Sabi yan ng Panginoon as against sa sinasabi ng mga tao. Ano ang sabi ng Panginoon? Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ayon, ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Pagka po ang pag-uusap ay sa pagitan ng Diyos at saka ng tao, kasumpa-sumpa yung tao na nagtitiwala sa tao. Siyempre, kung sa pagitan ng Diyos at ng tao ang pamimili, dapat sa Diyos ka magtiwala bago sa tao. Pakinggan nyo sa 5:9 ng unang Juan. Kung tinatanggap natin ang patotoo
ng mga tao ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Oh, kung tinatanggap ang wika natin, yung patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Huwag tayo pong mga mailigaw na sasabihin ng tao, gaginhawa ka ang Pilipinas, giginhawa. Hindi ho totoo yun eh. Nagiginhawa pa ang mundo. Hindi ho Pilipinas ang sinasabi ko, mundo na. Hindi ho totoo na ang mundo giginhawa pa sa tiempo ngayon. At yun po ang aking gustong ipaaninaw sa inyo sa pamamagitan ng mga talata ng kasulatan. Bakit ko sasabihin ito? Para manakot. Hindi, para kayo makapaghanda na sa ganitong mga pagkakataon, mga kababayan, gawin, magtiwala tayo sa Diyos. Bagaman naniniwala tayo sa tao, dapat mas matimbang ang paniniwala natin sa Diyos. Okay, before we continue there mga ka-youthy, at sa mga baguhan po natin, sana wag po kayo magalit ah, kasi ganito po talaga yung format po ng ating palabas. O pinopost po, hinihinto ang mga videos po na pinapanood. So far, ang naintindihan ko is the urgency na kinakailangan nating gawin. Parang sinasabi ni Brother Eli dito na presidents may be good, over time, katulad ng kay Pangulong Erap, and then there's also this group saying na 0% lang yung kanilang trust rating, ang kanilang believe kay Pangulong Erap. But the point there is, hindi kasi dapat daw na magtiwala sa tao kung ang pagpipilian ay between tao at ang Diyos. And I mentioned urgency dahil hindi po ito uncommon na style. Dahil hindi po ito uncommon na sinasabi po ng mga mangangaral. Ilang centuries lang nga po, pagkatapos nga po ng existence ni Jesus, ay meron na po mga grupo na nagsasabi na babalik na siya. And we have a long list of that for 1,000 years in po ang sinasabi na babalik na yung Messiah. The reason of course, like what I said, in saying that is to cause urgency. Ma-feel na mga tao, oy, kinakailangan hindi tayo mapapetiks-petiks, kinakailangan hindi tayo mapalamya-lamya. We should be doing something for our salvation. Although, if you ask me, since nobody really knows when, kung kailan babalik si Jesus Christ, diba? I feel though that it is better to just say it na hindi natin alam kung kailan babalik. Kasi nga po, if you ask me, it is very relative yung phrase na malapit na. What do we mean by that? Decades from now? In this context sa video, mga kayuthi, kasi 1999 ito. Before millennium or 10 years or 20 years after the millennium, after year 2000. So it is very, very relative. I think the better way to say it is just to say na hindi malapit nang dumating ang Diyos, but we just don't know when it will come, and it is better if we are ready. So just focusing on the idea of being prepared, mga ka-youth, yan. Parang Boy Scout, laging handa. Ano po? Totoo, ginagawa ng pamahalaang Pilipino ang pinakamabuti nilang alam para to alleviate the sufferings of our poor countrymen. Pero hindi po ako naniniwalang lubos na kaya ng gobyerno na ibalik pa yung pamumuhay na masagana nung araw. Kasi, tayo po'y nasa panahuna ng Biblia. Kung ang pag-uusapan po, ang banal na kasulatan, meron pong panahuna ng kasulatan. Merong timetable ang Biblia, may kalendaryo ang Biblia. At malalaman nating mga tao kung nasaan tayong panahon. Sa panahunan ng Biblia, hindi po tayo po pwedeng mailigaw ng kahit na sino kung tayo po ay magbabatay sa salita ng Diyos na talaga na ang mundo ay ganito po ating gawing paksa. Gaano pa tayo katagal sa mundo? Yan ang ating ipaksa. Gaano pa tayo katagal? Baka akala nyo marami pa tayong hours to spend at para ipagbulakbol natin. Maraming tao nagbubulakbol eh. Hindi ho sa school. Nagbubulakbol sa kanilang obligasyong kumanap ng katwiran at ng kaligtasan. Meron tao todo pasa lang sa kanya. Kahit na yung relihiyon niya ay medyo delikado lagay niya, ayaw pa rin siyang umalis. Siguro, umaasa pa rin siya na magiging dapat siya sa Diyos doon sa kanyang mali-maling relihiyon. Pero, kailangan po pag-aralan natin kung gaano para karaming panahon ang nakatira. Para siguro, maakay ko kayo sa pagmamadali, sa pagtakbo. Kasi kung maglalakad tayo, baka tayo mahuli sa biyahe. Alam niyo ho, yung locomotion, maraming bagay yan. Merong lakad na parang namamasyal. Meron naman lakad na
kung tawagin ni nagmamadali, yung brisk walking. Meron naman, tumatakbo na talaga. Ayan. Saan tayo lalagay doon? Sa lumalakad na parang namamasyal? O yun, tayo lumalakad na nagmamadali? O sa tumatakbo? Pakinggan nyo po, sa Hebreo Kapitulo 12, ganito ang ating mababasa. Yamang. Kaya't yamang nakukubkub tayo, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Ay? Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inlagay sa harapan natin. Tignan ninyo, sa panahon ng Kristyanismo, ang locomotion, no? Ang mobility ang sinasabi, takbo eh. Yamang nakukubkubang wika tayo, sabi ni San Pablo, ng makapal na bilang ng mga saksi, ay atin namang itabing walang liwag. Yung salitang liwag, pag sinabing maliwag, mabagal. Itabi nating walang liwag ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Tandaan nyo, walang makapipigil sa tao sa pagsulod sa Diyos kundi kasalanan. Yun ang sinasabi sa Biblia. Yun ho ang nakakapigil para makasulod ka sa Diyos. Ang katunayan nun, 5 ng Jeremias. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito. Oh. At ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Walang pumipigil ho sa tao kundi kasalanan eh. Yung kasalanan, wala hong maaaring makapigil sa atin sa pagsunod sa Diyos kundi yung kasalanan. Kaya sabi ni San Pablo dun sa binasang talata, 11 ba yun o 12? 12-1? Nagtataka ko, tagal mong mahanap eh, baka ako ako'y ulyanin eh. Yung pala, ikaw ang ulyanin dyan. Yun sabi ni Pablo, yamang tayo ang wika'y nakukubkob ng maraming bilang ng mga saksi. Saksi na naging dapat sa Diyos. Mga saksing nagpapatutuo na talagang mayroong life after death. Ang sabi ron, itabi nating walang liwag ang pagkakasalang pumipigil sa atin at takbuhin natin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Kaya sa panahong Kristyanismo po, tinatawag sa Biblia last days, mga huling araw, ang ano-ano ngayon ang movement, takbo. Hindi po pwede na ngayon eh namamasyal ka. Kailan ba tayo sasamba? Mamaya pa. Ganon. Ngayon? Ha? Maiiwang ka ngayon. Alam nyo, mga kababayan, yung pagpunta sa langit, may maiiwan dyan, 24. Pakinggan nyo. Baka kayo eh, maiwan. Eh, alam nyo yung maiiwan, masama ang haharaping kapalaran. Di ko kayo tinatakot, ho. Nagbabasa lang tayo ng Biblia. Ang totoo, sulat nyo talata. Pagkatapos nyo maisulat, pag uwi nyo sa bahay, tinan nyo kung tinatakot ko kayo. Doon sa sarili nyong Biblia. Basa. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, oh. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kita nyo, may maiiwan eh. Diba? Eh, napakapangit naman ng kapalaran mo kung maiiwang ka. Napakaraming mga darating na masasamang bagay sa maiiwan. Kailangan makuha eh. Eh ngayon, para wag tayong maiwan, ang kailangan, tumakbo na tayo. Pakinggan nyo, sa Daniel 12:4, Koman 9 hanggang 10, pakinggan nyo po ang sinasabi. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayon, marami sa panahon ng kawakasan, marami tatakbo ng paruot parito. Pangkaraniwan na po,
na ipinapakahulugan sa talatang yan na pagmalapit ng magwakas ang mundo sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paro at parito. Ang pangkaraniwang ipinapakahulugan dyan ay yung marami sasakyan, balik-balik na ganun, di ba? Paro at parito, sa lupa, sa dagat, sa ere, nagbabanggaan nga sa dami eh. Tama naman yun. Talagang isa sa mga magaganap sa panahon ng kawakasan yung maraming tatakbo ng paro at parito. Pero meron pa po bang ibang dahilan ng pagtakbo ng paro at parito at sino ang tatakbo ng paro at parito? Pakinggan nyo sa Amos 8:11-12. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Tuloy. At sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Oh. Sila'y magsisitakbo ng paro't parito upang hanapin ang salita ng Panginoon. Ayun. At hindi masusumpungan. Makita nyo, ang isang dahilan na itinatakbo ng paro't parito ng tao, yung paghahanap ng salita ng Panginoon. Pero, mapapansin nyo, hanap sila ng hanap, takbo ng paro't parito, hindi nila makita yung salita ng Panginoon. Okay, before we continue there mga kayutin, kaunting recap lang po at kaunting input lang din po. Ano? So the word mentioned by the Bible was last days. So my understanding here mga kayutin is this is metaphorical. Ano po? Obviously, hindi sinabi na kung ilang araw lang yan. Ano? So ibig sabihin sinasabi lang na meron ngang urgency. Pero yun nga po eh, I would like to know further if ang sinasabi dito na last days is really that close. Dahil ang main topic po ng Bible exposition na ito, pa tayo katagal bilang sangkatauhan mga ka-U3. Although my initial reaction here is, we don't know, right? But I feel we are doing okay. Relatively, we are doing okay. So the reason why I said that, even though, you know, for the past 100 years, we had 2 world wars. Kumbaga, I still believe on humanity's resilience. Dahil ang mga tao naman po, in general, ay survivors pa rin naman kahit sa papaano. If you look at the statistics, actually, we are a bit better than we were 200, 300 years back. So meron po magandang presentation dyan si Hans Rosling. Kung di po ako nagkakamali, I watched this video a couple of years back. And it shows to us na even in the depressed areas in the world, ay talaga nagka-catch up naman. And add to that the level playing field that technology is giving us, like the internet access for more information to better ourselves. For me, it may sound a little bit more optimistic, but definitely for most religions, there is a sense of urgency and there's a little bit of a sense of pessimism, mga kayuthi. Totoo ba o hindi, mga kababayan? Di ba kayong lahat dito? Iba-ibang iglesia po pinanggalingan natin? Bakit kayo narito, palagay nyo? Bakit ho? Marami kaya narito gutom sa salita ng Diyos. Bakit gutom? Eh, ang itinuro ng pastor ay magsasayaw eh. Nagpupuri sa Panginoon. Nagpupuri sa Panginoon. Kulang pala yung akin. Nagpupuri sa Panginoon. Diba? Yun ang itinuro sa atin eh. Yung salita ng Diyos ba? Binabasa ng dire-direcho kagaya rito sa andating daan? Oh, marami pong relihiyon dyan. Ang alam lang basahin, ako'y tao na nagsasalita ng katotohanan, bakit nyo ako pinagsisikapan patayin? Ano si Kristo? Tao! Ayun, yun ang madalas basahin para ma-brainwash ang tao na si Kristo'y tao. Ha? Ang binabasa, yung pumapabor lang sa kanilang paniniwala. Ngayon, ang tao ba busog sa salita ng Diyos? Ang isang ama ba, alam niya ba ang gagawin niya bilang ama? Ang ina, gayon din ang anak, ang dalaga, ang binata. Nako, bihira akong pag-usapan niyan eh. Ang pinag-uusapan ngayon, hallelujah, praise the Lord, amen! Oh, right, that's right, dear Jesus. Ang arte ng mga pastor ngayon, puro arte ang ginawa sa relihiyon. Pero para i-concentrate sa pakikinig ng tao yung salita ng Diyos, yun ba naririnig nyo o puro mga flowery words? Bungang dila.
Ayan ang nangyari sa mga relihiyon ngayon. Eh, sabi sa Biblia, ang dapat pakinggan ng tao yung salita ng Diyos eh. 10:17 ng Roma. Pakinggan nyo ang nakasulat. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Alin? At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Alin ho ang pakikinggan? Salita ni Kristo, hindi daldal ng ministro. Eh, baka naman ikaw, nakikinig ka, isang oras na, isang sitas pa lang ang naririnig mo. Eh, hindi nga salita ni Kristo yun. Daldal yun. Puro mga pambubola. Ma'am na mahal, ako po, dati po ako, marami akong sakit. May sakit ako sa bato, sa abdo, sa atay, sa baga. May sakit ako sa lapay. 17 po ang sakit ko. Nung ako po hindi pa nakakapunta sa kongregasyong ito, pero nung ating pong makarinig ko po, ang ating minamahal na evangelist, ay, naku po na, thank you, dear Jesus! Thank you, dear Jesus! Gumaling daw ang sakit niya. Hindi lang po yan, mamam na mahal! Meron pa ho, ako po eh, binago! Dati po ako maraming bisyo. Araw-araw po nasa kabarit ako. Sa nightclub, sugal, babae, ABS, CBN, yan. Araw-araw ho yan. Gusto kong barilin yung TV kung may baril ako eh. Niloloko ko ako nitong pinapanood ko ito eh. Bah, biro mo, yun daw nakaraan niyang buhay eh. May sakit siya sa bato, sa abdo, sa lapay, sa pantog, sa baga. Ha? Eh, pagka yun ang sakit mo, hindi ka na makakagulapay nun. Hindi mo na malam anong pakiramdam. Eh, nung nakaraan daw buhay niya, sir, araw-araw nasa lasingan, sa sugalan. Paano ka makakapaglasing, disco, sugal, alak, babae, ABN, CBN, kung lahat ng organs mo may sakit? Pwede ka bang mag-disco nung... Pwede ba yun? Niloloko tayo. Sa relihiyon, niloloko tayo. Yung mga nagpapatotoo na yon, isang takot na mga sinungaling yon. Hindi totoo yon. Dahil hindi pwedeng mag-disco araw-araw ang taong may sakit sa puso. Sino uululin mo? Matindi kayo. Makakumbinsi lang kayo ng mga kagaya nyong tanga. Niloloko nyo pati ang inyong mga sarili. Eh, yung totoo yung nag-iisip, di naman makukumbinsin nun eh. Sino ho rito makukumbinsin nun? Sige nga, di sumama na kayo, lumayas na kayo ngayon pa. Bibiro mo, 17 taong kang may sakit sa bato, sa abdo. 17 taong ka rin na nagdidisco araw-araw. Nagsusugal pa, may himagas pang babae. Paano yun? Paano namang mangyayari yun? Hindi ho totoo yun. Panluloko sa kapwa-tao yun. Ako ayoko kayong lokohin. Kaya ako kung magsalita, derechahan eh. Hindi ko naman kayo hinihikayat ah. Kala nyo ba hinihikayat ko kayo? Hindi ko kayo hinihikayat. Ibig mo sabihin, Mr. Soriano, ayaw mo kaming makasama. Gusto ko, pero ayaw ko kayong hikayatin. Gusto kong humikayat sa inyo yan Diyos. Pakinggan nyo nakasulat sa isang talata. Basa. 2:4. Unang Korinto. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Retenyo, sabi ni Pablo, ang aking pangangaral, ang aking pagsasalita, hindi sa salitang panghikayat ng karunungan. Bakit? Pakinggan nyo sa Galacia. Uno, sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. O. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Anyo, hindi nang hihikayat na pantao si Pablo. Ako bagay nagbibigay lugod sa tao o sa Diyos?
Habang gumugulong po itong video ng Bible Exposition, Grand Bible Exposition ni Brother Eli. May isa po ako napansin sa crowd sa likod, and I'm guessing siguro ano po sila, choir po siguro sila, no? Dahil nga po, sinabi ni Brother Eli kanina, after this Bible Exposition, there will be songs, ano, by the choir. Nung sinabi ni Brother Eli yung verses nga po sa Corinthians or sa Galatians, sobrang bilis po, ano, mag-turn ng page yung nasa likod ni Brother Eli kanina na pati nga ng choir. My understanding is, siguro sa quote-unquote kultura at pag-uugali po ng samani ni Brother Eli, I feel na parte ng kanilang training, kumbaga, is to look for the verse very quickly. Sana po ay makorek niyo po ako, mga ka-youthies, sa mga members po ng Church of God, ano, dahil yun po yung impression ko. And of course, prior to this, siguro dahil medyo bata pa si, ano yata yun, si Brother Willie, ano po, at saka si Sister Luz, mga bata pa po sila. So napansin ko po sa episode na ito na medyo hindi pa sila ganun kabilis at inaapura sila ni Brother Eli na mabasa nga po ang next po na sitas. So, dito natin makikita, mga ka-U3, yung importance ng relationship ng tagabasa at ng preacher dito po sa Church of God. And we know, kasi ito, 1999 pa ito. After many years, ano po, mas smooth po yan. Pero ito, it's my first time seeing na si Brother Eli ay inaapura o medyo nagmamadali na mabasa ang sitas ng tagabasa, ano po. But going back, so ito nga po, still on the discussion nga po ng pawalang panluloko, sinabi ni Brother Eli, which is a phrase I really like. Itong mga other preachers, ginagamit nila ang mga flowery words. So, ang term ni Brother Eli is bungang dila. I love that phrase, mga ka-U3. And also, interesting din sa akin yung strategy para almost like a reverse psychology, ano po, yung kung sa, ano yan, sa marketing yan, it's selling without selling. So, sinasabi, hindi ko kayo hinihikayat, pero sana hikayatin kayo ng Diyos. But apparently, we are convinced by the words of the preacher. So, medyo may konting reverse psychology po doon na technique si Brother Eli. But anyway, let's continue. Ha? Nagsisikap ba akong magbigay lugod sa tao o sa Diyos? Nangihikayat ba ako sa tao o sa Diyos? Gusto ko, yun sa asama sa akin, mahikayat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero kung hihikayatin ko, dahil magaganda ako magsalita, walang gago, walang tarantado. Ha? Yun ay kang aming mga ngaral, di nagmumura. Lagi ang bukang bibigay ka noon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Utusan nyo, bro. Sumagot kayo! Ano isasagot nyo? Praise the Lord! Hallelujah! Praise sagot the nyo? Lord! Ayan, ginago, miyembro talaga. Ginago. Parang robot ang ginawa. Alam nyo, yung pagsigaw ng papuri sa Diyos, hindi idinidikta ng mga ngaral yun. It comes spontaneously from a heart that understands the goodwill of the Lord. Amen. Hindi isinisig, hindi dinidikta yon. Lahat magsabi, praise the Lord! Pagkabasa, babasa. Di bumasa na, pagkabasa. Lahat magsabi, praise the Lord! Bakit mo utusang magsabi lahat ng praise the Lord? Pati yung naghihikap doon, di naman naririnig yung binasa niya. Eh, sabi naman siya, praise the Lord! Eh, sabi ng ministro, lahat magsabi, praise the Lord eh. Tingnan ninyo ha, yung pagpuri sa Diyos, it comes spontaneously from a believing heart. Roma 6, pakinggan nyo. Ano ka? Sapagkat, mga kababayan, naniniwala na kayo, hindi scripted ang dating daan. Baka hindi nyo pa nakikita yung live namin pagtatangal. O, walang script yan. Sigurado wala script. Ako, meron ako rito kapirasong papel, yung listahan ng mga bisita. Ayan. Ayan o. Wala script yan eh. Tenyo, hindi makita yung sitas. Sige. Sapagkat, hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Kundi, tatapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupko na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Kita nyo, hindi nyo tinanggap ang anumang espiritu, no? Kundi yung espiritu ng pagkukupko na dahil sa espiritong yon sumisigaw tayo, Aba, Ama, Abba Father,
Abba Patros. Ha? Yung iba, kaya sumisigaw, inutusan ng ministro, like magsabi, praise the Lord! Kaya, halatang halata po, ligaw na ligaw sa Biblia. Pero hindi yan ang usapan natin. Ang usapan po natin, yung inuumpisahan ko, hindi ko natuloy maumpisahan. Asan na nga tayo? Paano katagal? Oo. Ang ating paksa, asan na tayo? Sa panahunan ng Biblia. Matagal pa ho ba, mga kababayan? Sino ho rito ngayong gabi ang mahigit na 30 anyos na? Salamat po. Marami na. Alam niyo ba ngayon, 28 lang, naninigas na. Ba, 28, inaatake na sa puso. Alam niyo kung bakit inaatake sa puso? High blood na. Bakit naman high blood? Kasi kakakain ng kolesterol, ng baboy, mga mantika, etc., etc. Ayan. Yan pa naman ang usong pagkain ngayon, puro mantika. Chicken joy. Ha? Fried chicken. Di ba? Yan ang puro uso ngayon eh. Lahat ng mga fast food chains, puro ginagamitan ng mantika at tindar yan eh. Kaya tayo, madali na tayo mamamatay. Palagay mo, 30 kayo ngayon, kakakain ng mga chicken joy eh, nakatakda na lang sa limang taon na lang. Palagay mo, hindi pa dumating si Jesus, pero limang taon ka na lang, dahil maninigas ka ng alin eh. Sa kakakain mo ng fried chicken eh, at saka ng lechon. Ako, pagkasarap pa naman ng balat, ano, kasama yung taba. Yung pa naman baboy, hindi masarap pag walang taba. Lalo na kung sinigang yung lumulutang na taba, ang sarap nun, yung liempo. Tandaan nyo, masarap nga yan, pero maninigas ka agad dyan. Buti kung yung maninigas ni... yung isang beloved evangelist daw, pag sinabi raw nila, hallelujah, praise the Lord, maninigas eh. Kung ano-ano maninigas. Maninigas yung sundalo, maninigas, pati ahas, naninigas. Pag sinabi nilang, cast out! Maninigas na raw. Cast out. Meron daw hinohold up sa ano eh. Sa bus eh. Sinabi raw, Harry Lord, praise the Lord, nanigas daw. Matindi. Eh, tinan ninyo ha. Magpapatutuo lang ako sa inyo ha. Ako naaawa dito sa mga taong ito, nabomba oh. Christian prayer meeting bombed in Basilan. One dead. A Christian worshipper was shot dead. And at least more wounded when a grenade exploded Tuesday night at the site where some 2,000 members of the Jesus Miracle Crusade International Ministry were holding a prayer meeting in Masulo, in Maluso, Basilan. Tanyo. Yung grupo ni Wilde Almeida, 2,000 raw nagkatipon, sinabugan ng granada, napakaraming na sugatan, isang namatay. Akala ko ba hindi kayo tinatablan? Di kaawa-awa naman ito. Siguro, tiwalang-tiwala sila, hindi sila tatablan. Paano nangyari nito? Paano ito? Di nakakaawa yung naniwalang hindi sa tatablan. Ayun, critical condition ng marami dun sa natamaan ng mga shrapnel. Okay, before we continue, dahil na-mention po ni Brother Eli dito yung kay Brother Wilde Almeida. O yan yan, beloved pastor Wilde Almeida. Siya po ay actually sumakabilang buhay just a couple of days after today. And of course, meron na rin po tayong nagawang isang video reaction. So because of that, maybe we may have a JMC video reaction in the coming days. But like what I said, meron po tayong isang nagawa po na video reaction sa preaching ni Pastor Wilde Almeida. But I do remember, since this video was shot in 1999, so 2001 or year 2000 po, around those years, ay pumunta si Brother Wilde Almeida sa Basilan, kung di po ako nagkakamali, at doon nga ay na-kidnap po sila. At hindi lang po ako sigurado kung bakit sila pumunta, siguro to cast out, siguro a kind of religious mission po siguro, yun po siguro. Pero hindi ko po ito alam na nasabi ni Brother L dito, nasa news nga po, na sa kanilang gathering, binombahan po pala sila. No? So, well, in a way, you could see the bravery of the members of JMC here.
here. Kasi pumunta pala sila after, no? Na nabombahan na sila ng mga terorista o mga bandido, mga ka-U3. So, sa mga members po ng JMC, sana po ay maliwanagan pa po kami those circumstances po, dahil yun po talaga ang laman ng mga evening news dati. And also, maybe you can tell us how do members of the Jesus Miracle Crusade accept yung kamatayan nga po, ano ang nangyari na ngayon na nawala na sa leadership si Pastor Wilde Almeida. Although, you know, that's also a long life, I have to say, mga ka-UV. So, let's continue. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya tayo, dapat po tayong magsuri sa relihiyon eh. At ang pagsusurin dapat natin gawin, yung masinsinan. Alamin natin gaano pa katagal ang ating panahon para magsuri, mga kababayan. Gaano pa kaya katagal? Gusto ko na pong umpisahan itong aking introduction pa lang kasi yun eh. Yun ang hirap eh. Inalangan ako sa oras ni kapatid na Dani. Ha? Eto, sabi sa Biblia, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Totoo naman yun eh. Maging yung sasakyan, eroplano, vapor, kotse, lahat, marami. Pero sa tao rin, meron din. Takbo ng paruot parito. Alam niyo kung bakit? Naghahanap ng salita ng Diyos. What does that denotes? Sa malapit na pagwawakas, ang tao hindi busog sa salita ng Diyos. Gutom pa rin. Ba't gutom? Eh kasi ang mga ministro ngayon, hindi salita ng Diyos ang pinangangaral. Alam niyo kung ano pinangangaral? Basa. Sa 16 ng Roma, versikulo 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ayon, sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na talumpati, nagtatalumpati ang mga ngaral eh. Hindi pala mga ngaral, manggagancho. Hindi naman kasi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Their own belly. They do not serve the Lord Jesus Christ, but their own belly. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting salita. Mga mainam na talumpati. Paano pagkakatranslate doon, Sis Luz? For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches. Ayon, by good words and fair speeches. Kaya nag-i-speech eh. Ang dala-dala ka, pirasong kodigo. Mga minamahal, nakikinig kayo? Nakinig. Pagpapalain ka niya, well, siya tayo. Tiyak yun! Ano ang dala? Biblia ba? Kodigo. Good words. Ha? Fair speeches. They are preparing their speeches para ang miyembro ay mapatibay. Hindi nga salita ng Diyos ang pinag-uusapan, sabi ko sa inyo. Kaya marami ngayong gutom. Maraming tao nagtatakbo ng paruot parito kung saan-saan na pupuntang mga reliyon. Naghahanap ng salita ng Diyos. Ngayon, what does that denotes? Ito ngayon. Puntahan natin kung gaano pa tayo katagal. 24:3 ni Mateo. Ganito po ang maliwanag na sagot ng ating Panginoong Hesus nang tanungin siya ng mga alagad. Basa. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Oh, maliwanag yung tanong, ano? Tanda ng pagparito mo at ng katapusan ng sanlibutan. Yun. Talaga bang may katapusan? Meron eh. Sabi nga ni Jesus eh, turo nyo sa kanila, 28 nga, kapatid na Willie, meron talagang katapusan eh. Basa. Na ituro ninyo sa kanila
na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniyutos ko sa inyo. At narito, narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Tanyo, hanggang sa katapusan. Meron talagang katapusan, ano? Kaya itinanong ng mga alagad, ano ba magiging tanda ng pagparito mo? Ha? At ng katapusan ng sanlibutan. Eh, ano ang sagot ni Jesus? Basa. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ayan. Humihingi ng tanda, kasagot-sagot, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw. Aba, di pag malapit na palang matapos ang sanlibot ay maraming magliligaw. Bakit? 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Pag malapit na palang matapos ang mundo, maraming lilitaw na nagmimilagro. Tanong ko sa inyo, ngayon ba marami na bang nagmimilagro? Nako, kabi-kabila milagro ngayon. Sa Port Watts, may milagro. Sa El Shaddai, may milagro. Sa Jesus Miracle, milagro Crusade, may milagro. Diba? Saan pa walang milagro? Ah, sa amin ay ikang Katoliko wala. No, pangunahin na sa pagmimilagro Katoliko eh. Tama o hindi? O hindi ba, milagro ng mahal na birhen, milagro ni San Tomas, milagro, mas maraming nagmimilagro sa Katoliko. Mm-hmm. Kaya nga, tamang-tama yung nasa pasyon eh. Alam niyo kung ano yung nasa pasyon? Basa. Pasyon. Lalo sa hayop na tanan, bakit walang gitara? Hirap naman kumanta ng akapele. Na kaniyang napagmasdan. Binabati po natin si Konseyal Yoyong Martinez. Naririto siya ngayong gabi. Magandang gabi. Patakot-takot matingnan, pitong ulod, sampung sungay, iisa naman ang katawan. Doon na halimbawa kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. O ano ngayon itong imbing taong ito? Ano gagawin ito? Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo, siya ay magkakabayo. Ano pat sa buong mundo maghahari itong lilo. Nakita nyo? May milagro o wala? Ang tanong ng mga apostol kay liwaliwanag, Panginoon, kailan ba ang pagparito mo? Ano magiging tanda ng pagparito mo? At nang katapusan ang sanlibutan, kabira-bira ng sagot, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Tumat. Okay, pasensya na po mga ka-U3 ha. At mukhang syempre dahil po siguro sa kalumaan na rin ng mga files po natin. I'm guessing po kasi kung 1999 wala pang DVD niyan. So, this is probably shot either VHS to VCD or VCD pa na copy kaya nga po para may gasgas siguro yung CD natin. But hopefully it gets better ano po. Pero sige, kaunting input na lang din po ano. So, sinasabi ni Brother Eli, ano nga pala ulit yung mga signs nga na darating na? Kasi ang sinasabi dun ng Citas is may dalawang mangyayari. Ang pagbabalik ni Jesucristo at ang pangalawa, ang end, no, ang katapusan ng mundo. So, ang mga patunay na malapit na, na darating ang Diyos nga, is lilitaw ang mga bulaang Kristo at bulaang mga propeta. At syempre, sila ay magpapakita
nagpapakita ng mga ano yan eh, signs, wonders, and miracles. Although interestingly, dun po sa kanta po na sa Pasyon, is na-mention doon yung ano, pitong ulo at merong sampung sungay sa isang katawan. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin po nito. Sana po, kung meron po kayong alam po na discussion about this, dahil ang akin pong pagkakaintindi, most likely nasa Apocalypses po ito, nasa Revelations po. Hopefully, you could explain a little bit mga kayuthi or give us a link na nga preaching po patungkol po dyan, no? Hindi lamang po sa from MCGI, maybe there are also other groups that would discuss these details po na sa pagbabalik nga po ni Jesus Christ. So going back lang po sa sinabi nga po ni Brother Eli Kalina na unscripted. So it really shows. Although in public speaking mga kayuthi, in as much as we do appreciate ang pagiging ano yun eh, spontaneous ano po, pero may mga downside din po yan. Katulad nga po, kapag gipit po kayo sa oras ay you may actually miss out on some important topics na dapat nyong itackle kapag hindi po ganun ka-structured yung inyong pong speech. And whether it's for the good or the bad, actually, kalahati na po ng source video po natin ang nakalipas. And then doon pa lang po nag-discuss si Brother Eli ng, ano, ng actual na start intro pa lang po yung half. So, the first part was indeed entertaining, pero kung kayo po ay public speaker and you felt na kinakailangan yung gawing comprehensive at concise ang inyong pong magiging speech, is I really recommend na mag-take note po kayo kahit na flow lamang ng inyong pong speech or naka-outline form para po hindi po kayo mawala. At syempre, you can still keep the focus ng inyong pong mga audience, mga kayuthri. Dahil kapag minsan tayo po ay nag-deviate sa main topic, eh nawawala po natin yung engagement at yung attention ng atin pong mga viewers. Bakit? Kapagkat maraming paririto, mga bula ang Kristo, mga bula ang propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan, ano pag ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ililigaw o hindi? Ililigaw. Daw kayo, ito nga yung panahon na yon. Ha? Panahon ngayon ang pagliligaw. Pangalapit na pong dumating si Jesus, katakot-takot na pagliligaw ang magagat sa mundo dahil nag-uulol ang kapangyarihan sa Satanas para mailigaw pa rin tao sa Diyos. Kaya anong pangunahing babalang ibigay? Mag-ingat kayo na huwag kayong mainuman. Maraming dadating, bula ang Kristo, bula ang propeta, litaw, magliligaw, kung maaari, ihirap, ililigaw nila. Tuloy pa, ano pa sinasabi? At makakarig kayo ng mga digmaan. At mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Kaya nga, pag-aralan natin to sa litang ito. Makakarig kayo, yung mga taong kinakausap niya, yung kanyang mga lingkod. Kasi yung mga sinulat sa Biblia, pagkaman ito, sinabi sa mga apostol, meron talagang kapakatutupalit sa tamang panahon eh. Ayun pa mga apostol kakaririg. Eh, panahon ng katapusan, eh, wala na sila. Makakaririg pa ba sila ngayon? Eh, patay na sila, di ba? Yung sinasabi nito, makakarinig kayo, ang tinutukoy yung mga tao na kagaganapan nung panahon na yon. Did you get that? Sabi, makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ang mga digmaan. Eh, ang panahon tama-tama ang huwag. Pinamahan sa kustulian eh. Mga digmaan ang sinasabi dyan eh. Alingaw-ngaw ng mga digmaan. Makakarig kayo. Hindi mo sa mga apostol sinabi, sila na mismo makakarig. Ganito ha, kakitaan ko kayo ng kapungula. Ikalawang Timoteo 3. Nig noon ng lupa. Mm. Tatapwat ngayoy nangako siya na nagsasabi. Ano sabi niya? Minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa kundi pati ng langit. Kita niyo? Kaya sabi ko yung kay yung diksyonaryo ni Webster kulang eh. Kulang. Sa diksyonaryo ni Webster may earthquake. Sa Biblia may heavenquake. Sabi ng Diyos, nangako siya. Minsan pa, yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Ano ibig sabihin? At itong salita, minsan pa ay pinakakahuluganan na ang pag-aalis niya ang mga bagay na niyani. Oh, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyani. Kita nyo, pati pala yung langit, yayanigin ng Diyos yan eh. Para i-imply, it means lahat ng niyanig, aalisin niya, papalitan niyang bago. Kaya nga nung makita ni San Juan sa Apokalipsis,
may isang bagong langit, may isang bagong lupa. Kasi pati ang langit na nakikita natin, yayanigin ng Diyos yan eh. Sabi ni Jesus, mga ngatal ang mga kapangyarihan sa langit. Pati mga anghel at mga kirubin sa mangyayari na yan sa pagdating ng wakas. Pero hindi pa yan ang mismo ang mga kababayan ng wakas, ano? Pinakikita ko lang sa inyo yung preparasyon sa wakas dahil nagtanong yung mga apostol, ano magiging tanda ng pagparito mo at ng katapusan ng sanlibutan? Unang tanda, maraming magliligaw na lilitaw, manluloko, mandaraya, mga mangaral. Tapos, magkakagutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Tapos, lilindol sa iba't ibang mga dako. Yan ang mga pinaka-main na tanda ng ating Panginoong Jesus. Tapos, yung 24:14, pakinggan nyo. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Ayon, ando na ang wakas. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa. Kaya nga ngayon, ano, yung Biblia nakarating na sa halos 99% ng mundo. Nakarating na yan. Ang Biblia ho ngayon, napakalaganap sa buong mundo. Nagulat nga ako doon sa Bibliang aliman eh. May Biblia akong aliman sa bahay, 4 na kahon eh. Bawat isang talata pinapaliwanag, napakatiyaga ka ako nung... Pero mo, bawat... Ang lalaki ng libro, 4 na kahon, isang Bibliang aliman lang. Dahi-dahi, pati mga commentaries nandun. Ay sabi ko, talagang ang Biblia ngayon, napakalaganap sa buong mundo. Yun ang sinasabi ni Jesus eh, na... Ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa kung magkagay darating ang wakas. Eh ngayon, sabi nung mga nakikinig pa ho ba kayo? Opo. Hindi pa kayo ay naantok? Sabi ng Sabadista, kaya kami ang totoong relihiyon. Sabi ng Sabadista, kami lang ang nangangaral sa buong sanlibutan. Yung pala nung mabasa nila yung 24:14 ng Mateo, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa. Sila raw mangangaral. Eh mali nga, pinangangaral ng Sabadista. Pinangangaral nyo Sabado, hindi naman ebanghelyo eh. Di ba? Titulong-titulo pa lang nyo, Sabado na nga agad ang tumbok eh. Seventh Day Adventist. O paano yung ebanghelyo eh? Seventh Day yan. Ha? Ang sabi ng hula, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan. Sino mangangaral? Sino? Isang relihiyon o isang grupo? Tingnan niyo kung sino mangangaral. Basa, sa isang talata ng ikalawang Tesalonika, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Tanyo, sino ang mga ngaral? Nangangaral ang mga apostol sa salita o sa sulat. Kaya nga yung sulat, lumaganap yan eh. Ang nangangaral mga apostol sa sulat. Ang katunayan, sila ang inutusan talagang mangaral sa buong sanlibutan, 28. Dahil dito, magsiyaon nga kayo gawin at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Kita nyo, sino inutusang magsiyaon at gumawa ng alagad sa mga bansa? Yung mga alagad, mga apostol. Paano sila mangangaral hanggang Pilipinas? Ayun, nangangaral sila sa salita o sa sulat. Kaya nakarating sa Pilipinas ang pangangaral ng mga apostol sa pamamagitan ng sulat. O ano gagawin natin ngayon? Basahin. Mangangaral din ba tayo? Ang nangangaral mga apostol, ano tayo? Basa, ulo 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Amen? Anong kailangan ngayon? Mapalad ang bumabasa. Kaya kami, bumabasa. Ako, hindi ako apostol. Ano ko? Bumabasa ng sulat ng apostol. Edit sa Marikina, apostol daw siya. Wala naman siyang aral. Babasa-basa, nakikipakirim bumasa, malipa. Apostol daw, wala naman si Periol. Apostol? Eh, ba't kung apostol kayo, nagbabasa ka pa sa sulat ng apostol? Eh, apostol ka na rin lang pala. Dumaldal ka na lang. Ha? Eh, nakikibasa ka rin sa sulat ng mga apostol. Paano ka naging apostol niyan?
ako. Ang kailangan ngayon, hindi apostol. Ang kailangan ngayon, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa hula sapagkat ang panahoy malapit na. Ngayon, doon tayo sa malapit na. Sabi ni Jesus, sabi ng mga tao, brother, maliit pa ikakong bata, naririnig ko na. Malapit na. Puro malapit na. Ngayon ikaw, 86 years old na ako, malapit na. Mamamatay na ikaw ako. Ako lang, malapit. Sabi niya. Eh kasi, doon nga nalolo ko yung iba sa malapit na eh. Ano ba kahulugan ng malapit na? Kailan, gano'ng kalapit? Kung malapit, gano'ng kalapit? Ano ba usapan? Malapit sa gusto mo o malapit sa Biblia? Yung sa Biblia, kailan malapit? Eh sabi nga naman ng mga Salvation Army nung araw, when the mine eyes have seen the glory yeah. of the coming of the Lord. Okay. Lan, 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 glory, lan, hallelujah. Laran, 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 laran. Nakalimutan ko eh. The coming of the Lord, His truth is marching on. Glory, glory, alleluia. Glory. Ito nung araw, ano? Nalilin eh, tapos ikaw, pagkatapos ng... pagkatapos ikaw nung kanta, sasabihin ng pastor, let us march. Praising His mighty name. Because the Lord is very near. Sabi ng Amerikano, malapit na raw ang Diyos. Eh, 1902. Eh, ngayon, 1999. Sabi ng mga pastor, malapit na rin. Sabi nga ni Almete. Sabi nga ni ano, nandiyan na raw sa may bundok Banahaw eh. Sabi naman nung isa, initay na, mag-rapture. Eh, kahit anong oras daw kayo magdara. Teka muna, alamin natin sa Biblia, kailan ba yung malapit? Kailan yung malapit? Basa, pakinggan nyo ha? 24, 21, 22 ni Mateo. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian. Meron pa pala tayong hindi nababase. Magkakaroon pa pala, pagkatapos ng mga lindol, mga kagutom, magkakaroon pa ng malaking kapighatian. Ay, ba't wala tayong naririnig na audio rito? Nako! I know, mga KU3. Eh ngayon, 1999. Yeah, 52. Sabi ng mga pastor, malapit na rin. Okay, after the 52nd minute, mga KU3, wala na po. Nakamute na po yung ibang parts. Sayang, ano po. Ang ganda pa naman sana nung, ano. Sadly, dahil ito nga po ay lumang video. So, ganun po talaga yung quality po ng either the video or the audio would sometimes suffer. And just to double check, so we check the actual audio file. Yun nga po. Kita nyo naman po, after the 53rd minute, wala na. Wala na yung last part ng video. Puro na po silence. Ano po, sayang. But anyway... So, let's go to the outro. Ayan! So, like what I said, mga ka-youth, sayang. Yung last part po ng ating video ay, sadly, dahil nga po sa kalumaan, hindi na po maganda yung video and then yung audio quality. We have actually given a reaction before. Yung sa coming, no? Sa second coming nga po ni Jesus Christ at kung ano po yung mga mangyayari at magiging parang, kumbaga, signos, ano po, na darating na nga po siya. And isa po dyan, syempre, yung mga sakuna po na nangyayari po sa mundo. Earthquakes are proof of God's wrath, kumbaga. Ayan, natutunan din po natin yan. But anyway, going back, nga, sayang, no, hindi natin natapos dahil nga po VHS or VCD copy. But going back, ang nasabi ni Brother Eli kanina na 95% daw po ng global population ay may access na po sa Biblia o nakapagbasa or something like that. I honestly doubt it. Sa ating pong panahon ngayon, mga ka-youth, masyado pong mababa ang percentage po, actually. Sa buong mundo, it's either because of new technology na marami na tayong source of information and entertainment, marami na mga distractions. Sa latest po na data natin sa Philippines,
Philippines, for example, we have around more than 7%+ lang po eh. Yung mga nagbabasa po ng Biblia sa Pilipinas po yan ha. So meron na tayong 30+ doon pa lang. Eh punta pa tayo sa ibang parte po ng mundo na kung saan ang Kristyanismo po ay hindi naman major religion. So 95%, it's just too high, mga ka-youth. In my opinion, millions pa po. Kung hindi man millions, baka billion pa nga po eh. Na hindi talaga nakakita ng Biblia o nakaapag-access po ng Biblia. But just to also mention, mga ka-youth, yung last point po na sinabi ni Brother Eli, na yung sino ba talaga ang maangaral? So nasagot po yan ni Brother Eli sa pagsabi niya na ito ay ang mga apostol, mga apostles natin, na kung saan it's either what they preach verbally, and then yung kanila pong mga sulat, yung kanila pong mga naisulat po sa Biblia. Tandaan niyo po, alam niyo naman po siguro yan, na mga books po ng ating Biblia ay mga letters din po ng ating pong mga apostles. For example, the Book of Corinthians, ito po ay liham para sa mga taga-Korinto, sa Corinth. But anyway, mga ka-youth, hindi ko na po mauulat po yung ating pong mga input, mga reaction po for the whole video dahil nga po, syempre, mahaba-haba po yun. Pero sana po, sinamahan niyo po ako from start to finish kaya marami po magsasabi dyan, bitin. At hindi lang bitin, magsasabi din dyan, sayang. Dahil nga po, yung last parts po, around, we lost around 10. More than 10, mga 11, 13 minutes po na bago po magtapos yung source video natin. And like what I said, as I'm showing it here, no, makikita nyo naman po dito na talagang silence na po talaga after nun. So sayang. But anyway, so kung meron po kayong kopya niyan, ano, ng Phil Sports po na Bible Exposition ni Brother Eli, at kung meron pa po kayo yung, especially yung last part, baka po din natin maisingit po yan at mapanood pa in the future. Pero in general, it is one of the most fun dahil po live, ano po, unscripted. Ayan, at kitang-kita naman po natin. At ito po yung rare po na circumstance na si Brother Eli ay sinasabihan yung reader na bilisan dahil hindi yata sila makahabol sa utak ni Brother Eli. Anyway, mga ka-youth, if you like these kinds of episodes, you already know what to do. Kung ikaw po ay baguhan, oy, first time mo. So, click subscribe. Ayan, click nyo rin po yung thumbs up dahil yan po ang ating tuition fee sa ating pong university. You can also watch this video here, and also you can watch the playlist over here. We'll be including yung end of the world na mga preachings and video reactions dyan po sa baba. And I'll see you guys next time. Maraming salamat po. Peace. Bye-bye.